nakaka-experience ka na parang pinanghihinaan ka na ng loob, yung tipong parang gusto mo lang sabihin or kumapit doon sa mindset na ayaw mo na, believe in the power of your mind. Hey guys, so this is another series na pag-uusapan natin ngayon. And for this video, I will tell you those vlogs na sinulat ko before. Uso pa yung mga vlogging nun. Bago ako magsimula, gusto ko muna magpasalamat sa mga nag-subscribe, sa mga nag-views, at sa mga nag-like and share nung videos na in-upload ko sa YouTube. Isa sa mga topic na tinalaki ko o isinulat ko doon sa vlog na yun is yung may pamagat na blanco. And pag sinabi natin blanco, no emotion, plain, empty. Ganun natin dinidescribe yung salitang blanco. Pero doon sa vlog na yun, ang ginawa ko is binigyan ko ng panibagong definition, binigyan ko ng panibagong description, binigyan ko ng panibagong explanation kung ano ba yung ibig sabihin ng blanco. So, magpo-focus tayo sa positive interpretation ng salitang blanco. Okay. So, pag sinabi natin blanco, no, normally, ito yung state ng mind natin na kung saan mental block ka. Yung tipong hindi mo alam kung ano yung gagawin mo or yung tipong hindi mo alam kung paano ka mag-react sa isang certain na situation. Pero dito, pag-uusapan natin, ano ba yung mga positive na pwedeng maitulong ng salitang blanco. Unang-una, gusto kong i-point out na pag sinabi nating blanco, it will give us an opportunity to think. Magbibigyan tayo nito ng oportunidad na mag-isip. Okay. Magandang opportunity para sa isang tao yung magkaroon ng me time sa sarili. Yung tipong ikaw lang, so yung sarili mo lang iisipin mo. Mag-iisip ka ng mga bagay na makakabuti sa para sa sarili mo. Ang gusto kong i-highlight is, ang blanco ay isang oportunidad. This is an opportunity para mabigyan mo yung sarili mo ng panahon na pagmuni-muni or yung mabigyan mo yung sarili mo ng opportunity dun sa tinatawag natin na self-meditation. Sino ba sa inyo yung bago matulog is ina-assess kung ano yung naging performance sa isang buong maghapon. Before you go to sleep, so hayaan mo yung sarili mo or yung utak mo na kumustahin kung ano yung mga nagawa mo sa buong isang araw. So pag nilay-nilayan mo ito, kumustahin mo yung naging performance mo sa buong maghapon na yun. And then kung na-assess mo na yung performance mo sa buong maghapon na yun, kahit may maganda or meron ka mga hindi na-fulfill na task doon sa mga ginawa mo noong araw na yun, is bigyan mo yung sarili mo ng affirmation. Sabihan mo yung sarili mo ng good job. And then huminga ka ng malalim. And then, this is the time na pwede mo nang pagplanuhan yung mga gagawin mo for tomorrow. Yun yung magandang naidulot nung pagkakaroon mo ng isang blankong oras para sa sarili mo. Yun yung maganda na nagkaroon ka ng me time na binigay mo para doon sa sarili mo. So kung iisipin natin, no, yung buhay natin is parang isang blankong papel na kung saan binibigay sa atin yan. So pag gising mo sa umaga, meron kang blankong papel, meron kang blankong pagkakataon na kung saan susulatan mo yon ng mga posibleng magagandang bagay at magagandang mga pangyayari na gagawin mo para sa isang buong araw na yon. So another positive interpretation na binigay ko sa salitang blanco is that there is another space to start if you experience being blank. So naniniwala ka ba na ang utak natin ay magic? So bakit ko sinabi na yung utak natin ay magic? Dahil meron itong kakayahan na mag-dictate kung ano yung posibleng gawin mo kapag naka-experience ka ng pagiging blanco. Yung sinasabi kong blanco, it pertains to a situation of an individual na kung saan hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo. Yung tipong gusto mo lang sabihin na or kumapit doon sa sinasabi natin, ayoko na. Okay? So, kung maniniwala ka at pangahawakan mo na yung utak natin ay magic, meron itong kakayahan na ialis ka doon sa mindset na ayaw ko na. At dalin ka doon sa mindset na laban lang, kaya ko pa. Another key point na gusto kong i-highlight is
believe in the power of your mind. Iba yung nagagawa ng pag-iisip ng isang tao. Nagsisimula lahat sa kung ano yung iniisip natin, di ba? So kung iniisip natin na mayroong magandang resulta sa lahat ng mga ginagawa natin araw-araw, may magandang resulta na ibibigay yung iniisip natin. Pero kung mananatili tayo dun sa mga bagay or dun sa mga negative na iniisip natin, ang ibibigay sa atin ng pagkakataon is puro negative din. So kung nakaka-experience ka na parang pinanghihinaan ka na ng loob, yung tipong parang gusto mo nang sabihin or kumapit dun sa mindset na ayaw mo na, believe in the power of your mind. Palitan mo lang yung pag-iisip mo, palitan mo lang yung mindset mo, ibalik mo siya dun sa mindset na kaya ko pa, laban lang. Isa sa mga makakatulong sa atin para gumana yung power ng mind natin is i-practice natin yung tinatawag nating positive reframing. So ano bang ibig sabihin ng positive reframing? Ito yung sa gitna ng negative situation, nakikita natin yung kagandahan or yung positibo despite na nandun tayo sa gitna ng mga negative circumstance na nararanasan natin. So yung krisis na nararanasan ngayon, hindi lang dito sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo, ay isang halimbawa ng negative situation. Pero, ang pagginamitan natin siya ng positive reframing, makikita natin na yung situation ngayon ay may magandang na idudulot para sa mga sarili natin. So nagkaroon tayo ng time para sa sarili natin, nagkaroon tayo ng time para magkaroon ng self meditation, nagkaroon tayo ng time sa family natin, nagkaroon tayo ng time to realize things. So maraming magagandang na idulot yung COVID-19 na nararanasan natin ngayon. So kung mapapansin po natin, yung positive reframing is one of the practices na pwede natin isabuhay, pwede natin gawin para ma-empower tayo, para ma-practice natin at makita natin kung ano yung ability, kung ano yung power ng mind na makakatulong sa atin in order for us to become a successful individual someday. So again, bakit ko nga ba naisip na ito yung maging series natin for this video or yung maging topic natin for this video? Because ito yung naging resulta ng pagkakaroon ko ng blank time, ng me time sa sarili ko. So before we end, gusto ko lang i-reiterate, hindi masamang maka-experience ng negative circumstances dahil malaki ang maitutulong sa iyo niyan or malaki ang maitutulong sa iyo niyan. Pero it's our choice kung mag-i-stay ka dun sa negative circumstances na yun. So believe in the power of your mind. Alam ko na kapag pinalitan natin yung perspectives natin, pinalitan natin yung mindset natin towards kung paano natin makukuha yung mga goals natin, it will give you an extra miles at patutulungan ka nito para ma-achieve mo yung mga goals mo sa buhay. Again, ang pagiging blanco, ang pagiging empty, hindi yan kawalan. Actually, binigyan ka niya ng opportunity na magsimula ng tama, may compassion, may dedication, sa lahat, may purpose. So again, believe in the power of your mind because it will help you toward the success stories of your life.